Ang taong 2020 na ito ay hindi naging madali para sa lahat ng mga Pilipino. Buong mundo ay dumaranas ng hirap dulot ng pandemya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala. Ngunit, ang bawat Pilipino, lalo na ang mga kababayan natin sa rehiyon ng Bicol at sa buong Luzon, ay ipinasailalim sa state of calamity. Mas pinatindi ang paghihirap dahil sa tatlong sunod-sunod na bagyo, Kinda, Super Typhoon Rolly, at Ulysses. Madami pa rin sa mga kababayan natin ang hindi makabangon. Sira ang mga bahay, nawalan ng kabuhayan at hanap buhay. Hindi sapat na pagkain at salat sa mga kagamitan. Dahil dito, ang TGP party list sa pangunguna ni Congressman Bongteves Jr. ay hindi nagpapabaya sa kanilang tungkulin upang agarang tumulong sa anumang trahedya, sakuna at kalamidad na dumarating sa bawat Pilipino. Ang TGP party list ay isa sa pinakaunang tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan matapos ang tatlong sunod-sunod na bagyo. Unang-una, siyempre, nung after Typhoon Rolly, tumuloy tayo sa Catanduanes. At nakita tayo doon, namigay tayo ng mga yero at mga plywood, and then yung mga water maker. Dahil alam naman natin noon, sa Typhoon Rolly, yun ang unang tinamaan ang province of Catanduanes. And then after Typhoon Rolly, bumalik tayo sa Manila, dahil bumagyo naman ang Ulysses. At binigyan natin ng tulong, unang-una ang San Mateo, Rizal, Marikina, at pagkatapos noon, tumuloy tayo sa Montalban. At naiwanan natin yung tinamaan din ng Typhoon Kinta. Kaya kahapon, November 30, pumunta tayo sa Lubu, Batangas, at Batangas City, Lemery, para bigyan din natin ng tulong yung tinamaan ng Typhoon Kinta. Dahil mismo nakita ko na talagang sobra din pala ang pangangailangan nila, lalong-lalo na doon mismo sa coastal area ng Batangas City at Lubu, Batangas. Kaya yun po ang mga napunta natin. At ngayon, sa next week naman, pupunta naman tayo uli sa Albay para bigyanin natin ng tulong ang mga nasalanta ng Typhoon Rolly sa Albay, Tabaco, Tiwi, at siguro Bakakay. Yung tatlong bayan na yan na talagang tinamaan din ng Typhoon Rolly. At bago tayo uli bumalik sa Catanduanes, ngayong mga December 20 hanggang 28 na. Yun po ang last nating pupuntahan. And then, by January naman, baka pumarsyal din tayo sa Cagayan Valley. Yan po ang mga pupuntahan ng TGP Party List para pantulong sa mga nangangailangan ng tulong sa panahon ngayon ng kalamidad. Napakahirap. Tatlong sunod-sunod. October, November, hindi siguro ito isang talagang bibihirang pangyayari. Talagang hindi natin inaasahan to na tatlong bagyong malalakas ang tatama sa ating bansa. Sa pagkakaisa at pagdadamayan ng bawat miyembro ng TGP party list ay naging matagumpay ang mabilis na pagtulong sa mga biktima ng bagyo. Mga food packs. Ang dala po natin ay 4 na kilong bigas, 5 perasong corned beef at 5 perasong mga noodles. At meron din tayo mga mineral water at mga tissue paper na nanggagaling sa mga kaibigan nating paper maker ng tissue. Labis naman ang pagpapasalamat ng TGP party list sa patuloy na suporta at pagtulong ng mga non-government organizations, partikular na ang Tau Gamma Phi International Fraternity, dahil hindi lang ang mga food packs ang kanilang ipinamimigay, maging mga yero, plywood, trapal at mga kagamitan sa paggawa ng bahay. Si Congressman Bongteves Jr. ay hindi nito makakalimutan ang pinagdadaanan ngayon ng bawat lokal na pamahalaan pagdating sa problemang nararanasan ngayon dahil sa matagal din itong naging municipal mayor at vice governor ng Catanduanes, kung saan naging inisyatibo niya
na agad na magpadala ng mga request kay DBM Secretary Wendell Avisado upang mabigyan ng financial assistance ang mga LGU na apektado ng bagyo. Yes, at nagpapasalamat po ako unang-una before si Senator Bongo pumunta sa Catanduanes. Kabreakfast ko po yung kanyang advance party sa aking bahay. At binigyan ko siya ng advance copy. Ang ginawa po ng kanyang advance party, yung kanyang chief of staff, pinicturan, at habang si Secretary at si Senator Bongo pasakay ng eroplano, nabasa. At pagdating po niya sa airport, ibinigay ko po yung hard copy. Nabasa niya at sinabi niya sa akin personally na maganda yung letter sa DBM. At ipaparating niya yun at sisigurado niya makatutulungan niya ako sa aking request. Dahil bilang mayor ng 9 years sa province of Catanduanes, nakita ko po ang kahalagahan na talagang wala na pong pondo ang mga LGUs, mayor, governor, wala na, ubos na. Alam naman natin lahat yan na dumadaing na sila noon pa, na talagang walang-wala ng pondo dahil naubos na nila sa pandemic. Wala ng pondo dahil tinamaan na ng kinta. Wala ng pondo na tinamaan na ng Roli. Wala ng pondo at binagsakan pa ng Ulysses. Wala na talaga, totally wala na. Kaya naisip ko yon, nasulatan ang ating secretary ng DBM. At personally, salamat, bigay ni Lord. Dahil pumunta sa Catanduanes si Senator Bongo, na alam ko naman na malakas ang kanyang kapasidad para makatulong sa aking personal request sa Department of Budget at sa ating Pangulo. Dahil alam naman natin lahat na si Senator Bongo ay malapit sa Pangulo at kayang-kaya niyang makadirekta kay Pangulong Mayor Rodrigo Duterte, President. At sinabi niya sa akin na tutulungan niya. Kaya, Senator Bongo, ang ginawa niyo po na paglapit sa mga LGUs na mabigyan ng 1% Economic Development Fund sa kanilang Calamity Fund, napakalaking halaga po yun. Nakausap ko na si Secretary Avisado nung 3 araw pa ang nakaraan. Kinausap ko rin kanina bago pumunta rito. At hingi lang kami ng approval kay Pangulong Duterte. Yun po ang aking recommendation rin po, katulad na inyong congressman dito, na maglaan po ng 1% po ng kanilang sa budget. No? Ibig sabihin kasi 5% po ang calamity fund sa ngayon. Ubos na po yon dahil sa pandemya. Nagamit na po nila because we are under the state of calamity right now. So kadalasan po sa mga LGUs, ubos yung kanilang pera. So kaya po nagsuggest ako na mabigyan silang kahit na 1%. Malaking tulong na po yon para po magamit kaagad nila sa kanilang rehabilitation at sa pantulong po sa tao. Matapos ang 2 linggo ay inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil ito sa suporta ni Senator Bongo, na naging pangako naman ng senador kay Congressman Teves na agad itong tutugunan sa lalo madaling panahon. Kaya naman si Congressman Bong Teves ay labis na nagpapasalamat kay Senator Bongo. Ang pinaka-adikahin ng ating senador ay magtrabaho at magserbisyo. Kaya doon ko po nakita. Unang-una, ako rin ang sumulat sa kanya para mabigyan ng malasakit center ang probinsya ng Catanduanes. Naaksyonan niya na in 2 weeks. Nagpapunta siya ng mga advance party sa Catanduanes at binisita din niya ang site kung saan itatayo ang malasakit center. Kaya ibig sabihin, ang dami-dami na pong malasakit center ang naipatayo ng ating butihing senador. Napakagandang bill yun. Sinuportahan ko rin yun. One-stop shop, napaganda, hindi na pupunta kung saan-saan ng tao. Kaya makikita natin, si Senator Bongo po ay isa sa mga iginagalang natin na senador. Unang-una, salamat po Congressman Bong Teves ng TGP Party List sa iyong rekomendasyon na ma-approvean itong 1% calamity fund. Ano? 1% of the era for calamity fund at salamat din sa pagtulong niyo sa ating sariling probinsya. Kaya masaya po ako at mayroon tayong congressman na galing Catanduanes. Ang malaking tulong po ito, ano, dahil una-una nga alam naman ng lahat, ano,
na ang mga LGU talagang wala ng pondo sa calamity fund eh, na depleted na o nagamit na. Kaya marami po kaming marami nang kailangan ng tulong na mga kababayan ko po sa Camarines Norte. Na ngayon po ay matutulungan na natin dahil nga po sa financial assistance na binigay sa bawat LGU. Eh, una-una nagpapasalamat kami. Dumating na yung pinag-propose ng TGP party list. It was already approved by Secretary Wendell. Last December 1, natanggap na namin. Malaking tulong yun para i-augment yung aming calamity fund. Kasi alam kong alam ng national government na exhausted na yung calamity funds ng kada munisipyo dahil nga dito sa pandemic. Now, dito sa Bicol region, aside from COVID-19 pandemic, sunod-sunod na tinamaan kami ng bagyo. Papasalamat kami ano na kami natutulungan pa rin ng national government despite na marami talaga tayong gastusin. Even the national government ay busy na rin sa mga dumadaan na pandemya, na mga hindi lang naman Bicol ang dinaanan ng bagyo. Kaya talagang natutuwa kami na may tulong at mabilis ang action po ng ating national government. Nagpapasalamat po ako sa ating kaibigan kay Congressman Bong Teves sa kanya pong sponsorship na pagbibigay ng 1% ng IRA sa mga LGUs. Ito po ay malaking tulong para sa amin sa kadahilan ng ito po ay magagamit namin lalong-lalo na po ngayon na kami ay dinaanan ng mga bagyong Ulysses. At ito pong bagyong ito ay talaga naman pong nagbigay ng kahirapan sa amin pong mga kababayan. In regarding po kay Congressman Teves, dito po sa bayan ng Ilaor, siya po ang representative ng TGP party list. Ano? Dito po sa bayan ko, ang naitulong niya dito, binigyan niya po ako ng multi-purpose, isang covered court, tsaka mga relief assistance na binibigay ko sa tao. And marami pang ibang tinutulong dito sa amin, sa BMC, yung mga AX, yung mga nangangailangan ng tulong, through Congressman Teves, binibigyan ko ng AX yung mga na-hospital. Sa proposal na ano yung tawag nun sa in-approve ng President sa DBM, yung sa Disaster Risk Reduction Management, salamat sa kanya and ipagpatuloy niya ang kanyang ginagawang sa pagtulong sa buong Pilipinas. Saludo ako sa iyo, Congressman Bong Teves. Nanawagan si Congressman Teves sa mga governor at mayor sa tamang paggamit ng pondo ng 1% financial assistance na siguraduhin sa tamang pagtulong sa mga nangangailangan sa mga biktima ng bagyo. Nakikiusap lang ako sa ating mga gobernadors, sa ating mga mayors, na alam po naman natin na talaga napakahirap po ang sitwasyon natin sa ngayon. Pero kailangan, tingnan natin mabuti ang paggamit ng kunting pera na ipinagkaloob sa atin ng national government sa pamamagitan po ng letter na ipinadala ko sa DBM na talagang sinuportahan naman ng ating butihing senador, Senator Bongo. Basta Bong, magaling. Bilang Vice Chairman ng Committee on Ecology sa House of Representatives, si Congressman Teves muling nagpapaalala sa ating mga kababayan na mahalin ang kalikasan. Hindi lang yan ang mga naitulong ng TGP party list. Dahil sa unang termino nito sa Kongreso, ito ay agad na tumulong sa iba't ibang mga sakuna at kalamidad. Tulad na lamang ng bagyong Orduha, lindol sa Davao at mabilis na pagtulong sa mga biktima ng pagputok ng bulkang Taal sa Batangas. Dahil dito ay lalong tumibay ang adhikain ng TGP party list na gumawa ng mga solusyon pagdating sa kapakanan ng kalusugan, pangangalaga sa kalikasan, pagtulong sa edukasyon para sa mga kabataan at iba pang program at proyekto na ngayon ay pinakikinabangan ng bawat mamamayang Pilipino.